Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan po natin yung caption po na nakikita nyo sa atin, mga kaldab. Buntis daw po si Main Paul Gerson. Natatawa naman po talaga tayo sa mga sila po yung nagre-react, sila po yung nagko-comment, tapos sila po yung magpapakalat. Sa atin lang naman po, mga kaldab, updated lang po tayo. Sino nga po ba yung papabor kung sinabing buntis? Di po ba sila? Pabor po sa mga Armin po yan, nakapagbuntis si Mengay. Di po ba? Kasi yan po yung isa sa sinasabi po nila na maaga magpapakasal na nga po raw si Main Mendoza dahil buntis nga po raw. Ito'y pumutok po mismo sa mga Armin. Di po ba? Sinabi rin sa akin to ni Madam Marcelo na, Mr. Destiny, nakita mo ba o nabasa mo ba sa isang dyaryo o isang website na buntis nga po raw si Mengay at magpapakasal? Real talk to, mga kaaldab. Ito'y nakita po din niya, kaya nga po sinabihan tayo. Kaya magandang araw, Madam Marcelo, sana nasa mabuti kang kalusugan. At alam ko naman po na, kumbaga, ito'y number one po follower ni Richard Paul Gerson at ni Main Paul Gerson. Well, punta na po tayo sa ating pinaka-topic. Kaya nga po ako naguguluhan eh. Sa tingin nyo, mga kaaldab, yung mga pinopost nilang buntis daw, sino nga po ba yung mas makikinabang? Makikinabang po ba yung aldab dyan? Siyempre sila pa rin po. Yung aldab, normal na lang po sa atin yung mga ganyan. Normal na lang po sa atin. Ako, okay lang naman yan, mabuntis. Sila po yung magpipiesta. Di po ba? Malamang maglulundag po sa tuwa itong mga Main fanatics at Armin. Bakit? Kasi sabi nga po nila, hindi nga po raw umuwi ng bahay si Mengay. Nasa Quezon City nga po raw ito ng New Year at ng Christmas. Ito'y pinapakalat po nila. Pagkatapos naman po, binasag sila ni Mengay na nasa family lang, nasa bahay lang. Kaya hindi mo alam kung sino yung magsasabi ng totoo o nagsasabi ng fake news sa kanila. Kasi yung Armin tsaka Main fanatics talaga may hidwaan po. Although po umaayon po sila sa isa, pero may mga Main fanatics na galit na rin po sa mga may Armin, mga kaldab. Di ko naman po nilalahat, pero may nagpaparamdam na po, mga kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, depende na lang sa pananaw at opinion ng mga taong nasa paligid po. Kaya natatawa lang po ako sa buntis issue. Di po ba? Tayo naman po yung nagsabi na parang buntis si Mengay, tapos ganito kumalat na sa aldab naman po ibibintang. Kumakalat yung post. Normal lang po yun. Pero ang punto ko rito, mga kaaldab, buong sinasabi nilang direct to the point muna, Mr. Destiny. Kumbaga, hindi po matutuwa ang aldab nation o yung mga malalapit kay Mengay sa mga balibalita na ganyan. At sino nga po ba yung unang makikinabang? Kahit sabihin na natin, normal lang kasi may asawa yan. Mag-asawa sila ng Mengay at Tisoy eh. Pero iba po yung takbo ng isip ng Armin at Main fanatics. Lalo po silang magsasaya, lalo po silang magkokomento. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po yung mga ganyang batuhan ng mga magandang salita, batuhan ng mga magandang update. Patunay lang po yan, mga kaaldab. At respeto na lang po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Ako, kampante lang ako, mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang yung latest, kung ano yung update, doon lang naman po tayo. Di po ba? Basta kung ano lang po yung mga malbalitaan natin, kung ano naman po yung mga kaganapan, normal lang po yan. Basta't ang importante lang, mga kaaldab, maging updated po kayo pagdating po sa social media. Ako, kampanting-kampante po ako. Dahil eto nga po yung isa sa rason, mga kaaldab, kung bakit naging topic natin to. Wala po kasi silang update. Wala po silang makuha magandang ipopost. Kasi normal na lang to yung itbulaga. Normal na lang po yan para sa mga Main fanatics. Ang ibig kong sabihin o pinopoint natin dito, mga kaaldab, yung updated para po sa mga Armin. Hindi lang po para sa mga Main fanatics. Kasi kay Mengay lang naman talaga po umaayon to eh. Yung mga ganito sa itbulaga, yung mga post niya, wala po kasing ganap doon po sa Armin. Di po ba? Kaya nga po yung iba gumagawa na lang ng issue para makita ni Ibyang, ganahan, lumabas.
pinipilit po nila, ang dami pong mga nagre-react po. Kung titignan nyo sa mga website, bakit daw po hindi magkasama yung dalawa, Pasko, bagong taon. Totoo naman po yung sinasabi nila. Pasensya na po sa may words, okay, ito ganito yung ina-update natin. Ha. Gusto ko lang po maging fair. Gusto ko lang po malaman po ninyo na may mga ganitong kaganapan, na may mga ganitong balibalita na kung saan nga po ay talagang madidismaya ka, may inis ka, maasar ka, bakit nga po ba kasi naglalabasan yung mga ganito. Pero okay lang yan. Normal lang po yan. Alam ninyo naman po, may mga bagay-bagay na pinalalaki po nila. Hindi po ba? Yun naman po yung issue sa kanila eh. Kapag tayo, kapag po ako nagbigay ng mga update, tapos hindi sa kanila pabor, magre-react po yan. Pero kapag ka nag-update sila, agad-agad pupunta yan, sasabihin nila, ayan Mr. Destiny, nag-post si Mr. Tobiera nung sumasayaw si Namengay, sumasayaw si Mr. Spotted, pinost nila yung tala, etc., etc., ang ganda, ang ganito, ganyan. Yun po yung sasabihin nila. Di po ba? Normal lang naman po para sa akin yan. Tapos yung mga komento na mag-move on na kayo, Mr. Destiny, sabihin mo na sa mga delulu mong fans, mga kulto, mga kumbaga anay, eh mag-move on na kayo. Dahil tapos na, wala nang aldab, wala na kayong kumbaga tinapos na yan, nagsalita na si Mengay na ganto ganyan, ikakasal na si Mr. Spotted at si Mengay 2023 na. Kaya kailangan nyo nang mag-move on para hindi kayo masyado masaktan pagdating ng point ng tamang panahon nyo kuno. Yan po yung laging binabasag nila sa akin. Lagi po nilang sinasabi yan. Eh, kumbaga, matitigas, delulo nga eh, matitigas ang ulo. Hindi po ba? Kaya yan ang isa sa naging trademark namin. Kumbaga, sinabi nyo na matigas ang ulo, talagang matigas po ulo namin. Dahil kung malambot lang siya, eh, madali lang po siya madudurog. Hindi po ba? Kaya doon po sa mga nagsasabi na move on, kumbaga tanggapin na yung sila po, antay na lang po natin. Total, ito naman po yung pinakahihintay kuno nila, ang 2023. Dito na nga puro magkakaalaman. Tignan na lang po natin kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo o yung nagsasabi ng fake news. Di po ba? Yan po yung aabangan natin. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-fresh na fresh na update, eh lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago pa po natin video na ilalabas. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, pagkatapos mong panoorin.